Hi guys, 5 tips para makalimambuta sa GrabFood Fleet. Para sa mga bago, idea para sa mga veterano. Let's go! So yun nga guys, mga paps, mga kagrab. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa GrabFood platform na to is meron tatlong kitaan. What? Una, fair. Pangalawa, tip. Pangatlo, ito yung incentive. So ito yung pag-uusapan natin. Paano natin may hit yung pinakamataas na incentive. Alright. So sa mga bago, sa GrabFood po, may tinatawag dito na gems. Sa kada isang biyahe, is 10 gems yung makukuha natin sa GrabFood. So, ginagawa mo? Sabihin, sa incentive, merong 5 na category doon. Una, yung 10 butas, 2 butas, 3 butas, 4 na butas, 5 butas. So yung unang butas ay 40 gems ang kailangan. Pangalawa is 80 or 85 or 90. Nagbabago kasi yan yung pangalawang butas. Pangatlo is 130 gems. Pangatlo is 190. Then yung pinakahuli is 230. Minsan 220. So yung pinakamataas, yung 5 na hole na ating aabutin is equivalent siya sa 23 jobs per day. Which is magsisimula siya ng alas 12 ng madaling araw at matatapos din siya ng alas 12 ng madaling araw din. So isang buong araw siya. So ngayon share ko sa inyo sa mga na-experience ko kung paano ko na abot itong 5 hole na to. Makakatulong to para sa atin. Which is equivalent siya pag nakuha natin yung 5 hole is 425 or 440 yung magiging natin na pera dito. Alright, so first ways natin mga paps, magpondo ka paps. So madaming gumagawa nito mga paps. What? So from the word pondo, meaning to say yung isang araw matatapos siya ng 12 ng madaling araw. Then 12:01 din magsisimula yung bagong araw. So yun, so sa 12:01 o yung mga pangmadaling araw, babiyahin na sila. So minsan sa 12:01 onwards hanggang maga o hanggang alas 3 ng alas 4, minsan nakaka-4 na biyahe which is 10 butas. Minsan naman nakaka-5, 2 butas. So depende, pero ang sabi mas marami daw yung sa akin, mas marami yung booking sa gabi kasi ang konti ng rider. At the same time, walang traffic kaya mabilis na tatapos, mabilis ako complete yung mga jobs. So ayun, first way natin, magpondo ka paps. So, second ways natin, para makalimang butas tayo, is maagang umalis, pero wag maagang umuwi. So itong tip na to guys, sinare sa atin to ni Tatay, which is true siya. So yun nga, connected siya dun sa magpondo tayo. Kasi nga kung nagpondo tayo, maganda yung biyahe natin. Nakadalawa, 3 butas tayo, naka-8 biyahe tayo, naka-4 na biyahe tayo. And then kinabukas, ang gabi na tayo lumabas, so, hindi natin may hit yung 5 butas. So kung gagawin natin, nagpondo tayo, tapos maaga pa tayo lumabas, so malaki yung chance natin na ma-hit natin yung 5 butas. Also, as a Grab rider, kumikita tayo bawat completed job na natatapos natin. And bawat job is naglalaan talaga ng oras. So as a rider, kailangan natin maglaan ng oras para marami tayong makomplete na job. Kaya, maaga tayong umalis, pero wag tayong maagang umuwi. So pangatlong ways para maka-5 butas tayo is mag-top up. So, very basic to para sa mga veterano, very basic to sa atin as a Grab rider. Kasi nga kung wala tayong top up, less yung chance natin pasukan ng booking kasi yung mga cash na order hindi yun papasok sa atin. What? Ang papasok lang sa atin is Grab Pay lang. So matagal tayong pasukan ng booking. So online kung may top up tayo 1K, 2K o even 500, mas maganda malaki. Maraming chance o malaki yung chance para pasukan tayo ng booking kasi yung mga cash order papasok na sa atin. Also, hindi naman lahat may Grab Pay. Yung iba nga GCash, so pag GCash, cash yun, cash order yun. So, hindi yung papasok sa atin kapag Grab Pay siya. So, kung may top up tayo, pati yung cash, pati yung Grab Pay, papasok yung book sa atin. So, 100% yung booking sa atin. Alright, so kaya mag-top up tayo. So, pangapat na ways para makalimang butas tayo is basic lang to mga paps, iwasan nating mag-cancel. Kasi nga guys, kung attitude natin mag-cancel ng booking, safe naman, kaya naman, tapos kinakancel natin. So, sayang yung order. Sayang din yung oras natin. Ginagawa mo! So, cancellation rate natin, humihina pa yung account natin. So, also, as a rider, kumikita tayo sa job completed, hindi sa job cancel. Kaya iwasan natin mag-cancel para tuloy-tuloy yung booking na papasok sa atin. Alright, so pang 5 ways natin para makalimang butas tayo is pagbiyahe ka paps kapag ayaw ng ibang Grab magbiyahe. So ito paps, ito ang pinaka the best way sa lahat. So ito yung time season na holiday, Valentine's, Father's Day, Mother's Day, may occasion, may ulan, may bagyo, etc. So ito yung time talaga na
pinaka the best para makalimang butas tayo mga pop. Kasi nga putok booking, napakaraming booking. Plus mo pa na wala masyadong rider na bumabiyahe. Ibig sabihin yung limang butas na yan, napaka basic lang yan. So in my own experience, so walang pahinga talaga, hindi mo pa nadadrop. Alam yan ng mga ibang rider na bumabiyahe kapag walang rider masyado bumabiyahe. Hindi mo pa nadadrop, ay pumapasok na naman na booking. So yun, sa ganong ways, mas mabilis tayo na makakalimang butas, mas malaki yung kikitain natin. Kaya magbiyahe tayo kapag ayaw na ibang grab, magbiyahe. So yun mga paps, so yun yung 5 ways natin para makalimang butas tayo. Hope na meron tayong napulot. Una, magpondo tayo. Pangalawa, maaga tayong umalis, pero wag tayong maagang umuwi. Pangatlo, mag-top up tayo. Pang-apat, basic lang, iwasan natin mag-cancel. Pang-lima, yung pinaka-tabis, bumiyahe ka paps kapag ayaw ng ibang grab, magbiyahe. Alright, so yung mga ways na yan, hope nakatulong sa inyo kasi nakatulong yan sa akin para lumaki yung kita ako, mas lumaki yung ginagawa mo or holes, butas na nakukuha natin. Alright, so maraming salamat para sa inyong time, para sa inyong pag-view sa akin. Salamat din sa mga solid na suporta sa mga subscribers natin, mga grab. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe and click the notification ginagawa mo updated kayo sa mga video na gagawin natin. Alright? So, kung meron kayong mga tanong, idea, addition, please comment below. Alright, I think hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. God bless sa inyong biyahe. Sana makalimang butas kayo. Bye-bye!